This is the perfect weather. 11 to 20 degrees. Red. Red. Maganda. Autumn colors. Welcome back to our channel. Today's Sunday, and it is an October date ngayon. And October 16. So it's just Sunday. Usually, nagchill lang kami sa bahay. Or if it's like maganda yung view, like today, maglalakad-lakad lang kami. So yun na din. Yeah, maganda yung weather. And bali ito na rin yung exercise namin. It's fall season. Kung makikita niyo yung view, pakaganda. O, tinan mo yung ang pormahan po natin. Compared mo naman sa ano, porma ko. Double-double, makapal na sweater, tas may coat pa. Tas ito yung makapal ko na leggings. Kasi nga... Pagsisisiyan yan mamaya. Kasi ang mainit mong araw eh. Yan. Pag naglalakad ka, pagpapawisan ka. So, pwede na mag-short, casual, isang... pullover lang. Pwede na yun. Kahit na ang weather today is 11 degrees. Araw naman. So, dito kami sa area ng Canary Commons pa tawag. District. Ito yung mga view. Bright na bright yung color. So, ang agenda today is to walk dun sa may Riverdale Park. And then, magpapagupit itong si Munggo. Yeah, it's time. Magpapagupit siya. Na-engage siya sa isang vlogger na pinanood namin. Nagpagupit. Korean gupit. Oh my God, this is so steep. Ayan na po, naiinitan na siya. Natapatan na araw. Yeah. So, ang dami na gubantal ako. So, ito yung taas na yan. Ito, realist yan. Ng go train and... Yeah. Sarap magpakit sa ano. Kapag ganito yung view. Super autumn colors. I love autumn. Ayan, so itong trail na to. Multi-use trail. Pwede sa mga naglalakad. Nag-jogging. Pwede nyo sa may aso dito. Katulad kami kasama akong aso. Pwede ka rin mag-bike dito actually. Yun, so malayo to. Makakarating ka na ito hanggang North York. Dire-diretso lang. So nasa downtown kami ngayon. Ano, gamitin mo tong train na to for biking. Makakarating ka ng North York. Tsaka ng iba-iba pang lugar. Pa North York. So yun nga lang sa winter. Ano to? Frozen. I mean, maputek tapos maraming snow. So mahirap gamitin. Ano yung pinaka na-enjoy mo as a student? Actually, mas enjoy nung remote yung online class eh. Kasi mas maraming time. And ayun, hindi ka napabiyahe. Kung ano yung enjoyable siguro yung ano, makakakilala ka ng iba't ibang mga kaklase mo. And syempre, network mo, dadami rin. And mga bagong kaibigan, di ba? Lalo na, by group lagi yung mga activities. So, maganda yung mga, ano, makikilala mo talaga yung mga kaklase mo. And malalaman mo kung ano yung mga point of view nila, di ba? Kumbaga, gano'ng kahirap yung pinagdadaanan nila ngayon dito as, you know, as foreigner. So yun. So
So since na-experience natin yung lahat ng season, anong pinaka-favorite mo so far? Fall season, definitely. Why? Nung una, winter, pero medyo malungkot pala sa winter. So fall season for me is the best. Because of the autumn colors, obviously. And yung panahon, hindi may araw, pero hindi siya mainit. Tamang-tama lang yung lamig. And masarap umaura ng ano, ng fall outfits. Anong favorite season? Favorite season ko dalawa, fall season at saka spring. Nung una, winter dahil yun nga may snow. Pero pag na-experience mo na, personally, masyadong ano eh. Nakaka-depress, tapos wala kang magagawa sa labas. Unless balut na balut ka. So fall and spring, dahil perfect weather, pwede ka mag aura-aura nga sabi niya. And yeah, perfect weather. Yung summer kasi masyado mainit eh. So, tapos eto, para ka lang nasa, ano, naka-aircon sa labas. Yeah, so yes. So anong typical na kinakain mo rito sa Canada? Breakfast, lunch, dinner? Well, actually same pa din. Kung not super same, but ulam is I try to cook Pinoy food para sa aming dalawa ni Munggo. Sinigang, tinola, kagabi nag-pork nilaga kami kasi malamig. Pero ang nagbago, I think yung for breakfast. Parang medyo American continental breakfast na kami. Like bread lang, with egg, with deli. O, natuto kami mag-deli. Pero yun, mostly Pinoy food pa rin talaga yung kinahanap ng chan ko. Advisable bang mag-kotse dito sa downtown? Tingin mo? Kung may pera ka, go. Pero kung gusto mo makatipid, just take the subway. Lalo kung nakatira ka sa downtown, I would say hindi siya advisable. Lalo na kung estudyante ka lang, and then mas advisable pa rin talaga mag-subway. Kasi mas tipid unang-una, convenient naman siya. Hindi naman siya katulad sa atin. Joke lang. Pero reliable naman yung mga transit dito. So may bus, may streetcar, may subway, may train, kung medyo mas malayo-layo. And kung magsasasakyan ka, gastos yun kasi mahal yung syempre monthly na sasakyan, insurance, and usually traffic pagpapasok ng downtown tsaka palabas, traffic siya. Pero yeah, kung meron kayong sasakyan, I mean kung meron kang pera, why not, go for it. So ito yung little pathway papunta ng Riverdale Park. Ilang beses na namin napakita yun sa vlog eh. So yun yung may overlooking ng Toronto skyline. Ang lakas na ng hangin. Pag open area, ang sarap ng hangin. So kung napanood niyo yung vlog, kasama yung ate ko yung bumisita sa akin. Ito ko siya dinala para, ito kasi yung favorite spot namin. So isa sa mga yun, favorite namin na puntahan, Riverdale Park. It's a park. So I don't know kung napakikita sa camera, pero yan, medyo slant. Medyo matarik siya, mataas. So papanik tayo dun sa taas. And i-monitor natin yung breathing niya. Hingal-hingal na naman. Nakakahingal yan. But the view is super, super pretty. Yeah.
Alright guys, so pabalik na kami ng bahay. So, mag-stop kami sa Barberuana. Papagupit lang ako. So, we'll see you there. I bought shop out and ito mga tinapay. Actually, mura lang doon. Chinese bakery. Come and egg. Tapos may mga coconut buns. But this is what I want. Shop out. Hindi natin ko madapan. Not super. Pero bago ako magpagupit. Dahil gutom na ako. Ito yung mga typical na neighborhood. Sa hindi na, ano eh, medyo downtown pa rin to pero East side. Okay, let's go dun sa may ano. Pagupitan. Try natin dito picture. Parang sarap ng pagkain. Parang pag-shoot natin. Okay, so ito yung pagupitan. Ayan yung presyohan. 20 only. Go for it. Done! Ang taray! Ang ganda! Bet ko! Pakita mo yung likod. Medyo pala decision siya. Kasi sabi niya, I'm gonna make it a layer because your top hair is flat. Tapos sabi ko na lang, okay, okay, yun lang. Pero ang ganda ng kinalabasan, which is I really like. And it's just 20 bucks. So, nagbigay na lang ako ng tip na $5 kasi wala akong barya. But since super nagustuhan ko, deserve nilang tip. And we're just eating while on the way home. Popaw. So yun guys, thank you for watching and hope you enjoy the vlog. Our short my short here. Short walk vlog. And yeah. We're gonna do this again kapag winter time with snow. Hopefully by November. So, thank you for watching. Goodbye.